Baliw natin pakalasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong Taytig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Taas po natin ang dalawang kamay patungo ng langit, lahat ng mga nakikinig at lahat ng nanonood, lahat ng naarito, and expect something best from the Lord. The Lord saves. The Lord heal all our sicknesses and diseases. The Lord can perform miracles to our lives and even to all our loved ones, families, and relatives. Bukas po ang aming puso. Nakahanda po muling tumanggap ng mga dakilang bagay mula sa iyo. Hindi kami mabibigo sa aming pagpunta. Hindi kami mabibigo sa aming pakikinig at manunood. Higit pa po sa aming mga inaasahan na ibibigay mo po. Kaya kayo pa lamang, Ama, hayaan niyong pasalamatan ka na po namin at kunin niyo po ang lahat ng karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at ang bawat sa ibagsang kita. Amen. Tapakan natin ang panahon sa Lord. At napakagandang mensahe ng Diyos ay matatagpuan natin sa Matthew 24:1-14. Ito yung ating text. Pero since na ito ay mahaba, hindi na natin babasahin, pero iisa-isahin natin yan. Ano po? At anong sabi ganoon? Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Nung si Jesus ay naglalakad na kasama ang mga disipulo, ay tinawag ng mga alagad niya ang kanyang pansin. At anong sabi ganoon? Nakikita niyo ho ba ang lahat ng mga buildings na ito? Or siya mismo ay nagsabi sa kanila, nakikita niyo ba ang mga buildings na ito sapagkat iyon ang ipinakita sa kanya ng mga alagad. Anong sabi niya? Truly, I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Basahin nga po natin ito. Everyone will be thrown down. Mga minamahal, nakita ho natin October 14, 2013, kung ang nagkakamali, binisita ng 7.2 magnitude na lindol ang Bohol at ang Cebu at ang iba pang part ng Bisaya na provinces. Tama po ba? Tama po ba ako ron? May kausap pa ako rito? Anong araw ba yon? Monday ba? Nung binisita ng lindol ang Bohol at ang Cebu? Tuesday. So, maikita natin 7.2 magnitudes and after that, marami pang aftershocks na naramdaman ang Cebu at ang Bohol at ang iba pang mga parte ng Visayas provinces. At ano po yung nakita ho natin sa Bohol at saka sa Cebu? Nagbagsak ang mga churches, di ba? Nagbagsak ang mga bahay, no? Maraming namatay, di ba? Tama ba? Maraming na-injured. Mga ilan ang namatay? Mga less than 200, tama? Dami ka kamali, mga 150 plus. Ano po? So, basahin natin yung team natin sa oras na ito. Yan, yung title natin, team or title, parehas lang yun. Basahin natin. Yan. Oh, kita niyo. Power yan, daliri ko eh. What the Bible says
about earthquake. What does dapat midas pa? What does the Bible says about earthquake? Nakikinig ba ho ba tayo? What does the Bible says about earthquake? Yan. What does the Bible says about earthquake? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa lindol? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa lindol? Basahin natin yung intro. Ayan. Alam niyo, itong paggawa ko ng church sermon, very challenging ito sa akin sapagkat pag umagawa ko ng sermon, skeleton lang talaga eh. Pero ngayon, ginagawa ko sa isang maayos yan. Diba? About last earthquake that happened in Bohol, Cebu, and other Visayan provinces, di ba? Many were injured, tama ba? And some were founded, many houses, churches, tourist spots, etc. were destroyed. Tama po ba? Ilang Catholic churches ang bumagsak noong lindol. Sino ho talaga yung nakaalam na may, may lindol? Sino yung nakaalam? Taas ang kamay. Sige, taas niya po. Ayaan niyo maamoy niyo yung mga... Ayaan niyo maamoy niyo. Kaya patakot. Sarili mo naman yan eh. So, halos lahat tayo alam nating may lindol. Alam natin yan. Minsan nga, alam ninyo, mas inform pa nga yung mga kaibigan, kapatiran, kamag-anakan natin na nasa ibang bansa kaysa sa maraming Pilipino, mas inform pa nga sila. Tama po ba? Yan. No. Sabik na sabik ang mga Pilipino nating mga kamag-anak, kapatiran, mahal sa buhay sa ibang bansa na malaman kung ano yung nagaganap sa Pilipinas. At kung magkaminsan, may mga kapatid tayo na nasa ibang bansa, mga mahal sa buhay, kaibigan, nasabit na sabit na makapanood ka agad ng mga mensaheng ipinopost sa FB. Diba? Ganun yun eh. No, samantalang yung maraming Pilipino sa Pilipinas, mga kapatiran, kaibigan, kamag-anakan, minsan hindi sila aware sa mga trahedyang nagaganap sa ating mga bansa, ating bansa. Kung magkaminsan, pag dumadalo, mga tulog pa. Hindi kayo yun, ha? Yung iba lang yun. So, nakita natin, mga minamahal, nung nagdaang lindol, o kung talagang alam ninyo, ilan talaga ang namatay nung lindol? Sino nakakaalam? Sino nakakaalam? Sino? Kung talagang alam ninyo, ilan talaga ang namatay nung lindol? Sino nasagot? Tayo na! Oh, Brother Abet, ilan ang namatay? Hindi rin. O, sinong nakakaalam? Si Brother Lito, ilan ang namatay? 180 ang namatay sa lindol. No? Maraming tourist spots. So, tawa ng tawa. Dapat alam mo. O, Sister Tonet, tawa ka ng tawa. Anong parte sa Bohol na tourist spot ang nadali? Hindi mo alam kasi puro si Rodita na inaasikaso mo eh. Eh, wala, natutulog ka sa pansitan, wala kang kaalam-alam. Kinapag-pray mo ba yung bansa natin? Specific? Ano? O, hindi mo alam yung tourist spot. O, sino nakakaalam? Anong mga tourist spot sa Bohol ang tinamaan ng lindol na nawarak na ate sa gitna, yung isang pisaroon? Chocolate Hills. Ganon. So, maraming tourist spots. Maraming Catholic churches, maraming houses, business establishments ang na-destroy, no? Maraming buhay ang namatay, no? Maaring 180 na yan, Brother Lito, baka tumaas pa yan eh, no? Probably na maaring tumaas pa yung mga casualty sapagkat even until now, alam ko, tuloy pa rin yung ginagawa nilang pag-uhuhay. Kaya balikan natin yung ating text sa Matthew 24. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly, I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Tinawag si Jesus ng mga alagad niya. Tinawag yung pansin niya. Kaya kita niyo po ba yung mga buildings na ito? Sabi niya, isang araw lahat yan magbabagsakan. Isang araw lahat yan magbabagsakan. Ano ang pinakamataas na tore sa buong mundo? O, dapat inaalam mo yan. Ano ang pinakamataas na building sa buong mundo? Dapat inaalam mo yan. Ano ang pinakamataas na mundo sa buong mundo? Dapat inaalam mo yan.
puro ka FB, puro relasyon, puro pag-ibig, puro crush, puro picture mo. Diba? Hindi naman tumataas yung grades. Hindi naman nakakaalam kung anong kalagayan ng buong mundo. So kaya nga, ang sabing ganoon ng mga alagad niya, nakikita niyo po ba yung mga building na ito? Sa anong sabi ni Jesus, isang araw lahat yan magbabagsakan. Lahat ng malalaking burol, bundok at bulkan sa buong mundo, isang araw yan magbabagsakan. Lahat ng mga matataas na tore, lahat ng matataas na mga building, isang araw yan magbabagsakan. Pakisabi, isang araw lahat magbabagsakan. Walang matitira from the mouth of the Lord Jesus Christ Himself. Truly I tell you that one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Kaya hindi ho masama magpatayo ng mga magagandang tahanan at magkaroon ng mga pag-aari sa mga kondo, no? O magkaroon ng kondo unit. Pero alam mo ba na isang araw lahat ng iyan ay babagsak lahat. Lahat yan ay matutubog lahat. Lahat yan ay mawawalang lahat. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? At ang sabi ganoon, kailan po ba ito mangyayari? Sabi ganoon. At ano ang palatandaan ng inyong ikalawang pagbabalik? Ang ikalawang pagbabalik ni Jesucristo ay nakapaloob na sa last days na tinatawag nating the end of the world. Nakikinig pa ho ba tayo? Pag pinag-usapan yung second coming ni Christ, nakapaloob na riyan ang huling panahon o ang paghuhukom o ang kawakasan ng daigdig. Kaya nga ang tanong kay Jesus ng kanyang mga disipulo, kailan ho magyayari na ang lahat ng mga building, mga bato, lahat ng mga nakatayo sa mundong ibabaw na ito isang araw mawawasan, kailan po magyayari yan? Sabi ganun. At ano po ba ang mga palatandaan, no, ng kawakasan ng daigdig at ang inyong pagbabalik? Nakikinig po ba tayo? Well, taas nga po natin yung verse 3 po. Taas pa natin po yung verse 3 para makita po nila. Yan. Yan po, yan. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, when will this happen? Yung pagbagsak ng mga lahat na nakatayo sa mga ibabaw nito. And what will be the sign of your coming? Ano ba palatandaan ng inyong ikalawang pagbabalik? No? Kasi yung first coming niya, isinilan siya. Second coming niya, yung pag-rapture of the church at great tribulation period na. At ang kawakasan ng daigdig. Kailan mangyayari yun? Basahin natin yung verse 4. Tingnan natin yung verse 4. Tuloy natin. Yan. Tuloy natin yung verse 4. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Magbantay kayo na walang makapandaya sa inyo. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Yan, totoo-totoo yan. Marami ngayon na nagsasabing sila ang Kristo. Napakarami. Ano po? Napakarami. Hindi man direktahan sinasabi nila sila si Jesus, pero sinasabi nila na sila na ang tagapagligtas. Nagiginig pa ho ba tayo? Ang bawat religion may kanya-kanya ng tagapagligtas. Para sa mga Islam, si Muhammad na yun. Para sa mga Buddhism, si Buddha na yun. Para sa mga taga-tatingdaan, si Inusoriano na yun. Para sa mga Iglesia ni Cristo, si Manalo na yun. Para sa mga manifestation, Hebrews 13:8, si William Branham na yun. Para sa mga buong sa mga Mormons, si Joseph Smith na yun. Yes! Nagigiling pa ho ba tayo? No? So yung mga pinuno ng kanilang religion para sa mga Jehovah's Witnesses, si Charles Taster Russell na yun. Bagamat ngayon, hindi binabanggit ng gusto ng mga taga Jehovah's Witnesses si Charles Taster Russell, pero kung inyong i-google, si Charles Taster Russell ang founder ng Jehovah's Witnesses. 1914, hinulaan niya na ang mundo ay magugunaw, hindi nagunaw ang mundo. Nasa history po yan. Kaya yung mga kabataan, huwag kayo nag-aasay ng oras sa Instagram, Tumblr, Dota. Huwag kayo naman masyadong nag-aasay ng oras sa mga pag-ibig, mga crush. No? Alamin ninyo,
ang mundo mo at paano nagmula, saan patungo. Pag-aralan ninyo yung mga history. Amen po ba? I-Google ninyo. Hindi na nga uso ngayon ng mga encyclopedia. Talos hindi na uso ngayon ng mga makakapal na mga dictionary. Kasi sa cellphone nyo lang mismo, pwede nyo nang i-download yung ano, Bible, pwede nyo i-download yung dictionary. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ayan, totoo-totoo yan. At kung mag, minsan nakapanood ako ng Channel 7 documentary, talaga, sabi nung ano na yun, sabi nung matandang bungi, bungi talaga. Yung diyan nagpapatawa, matandang bungi. Na puti na ang buhok, mahaba ang buhok, may bigote, may balba, sabi niya, ako ang Kristo. Sabi niya. Nakikinig po ba tayo? Yan yung mga palatandaan niya. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Gera yan. Kaya hindi na iiwasan yung gera. Ano po, tuloy-tuloy talaga yung gera talaga. Kaya kung tinatanong mo, bakit maraming nagpapanggap ng mga tagapagligtas? Eh, inihula na yan ng Matthew 24 na maraming darating na sila ang Kristo, sila ang tagapagligtas. No? Ako po'y hindi tagapagligtas, kayo po'y hindi tagapagligtas. Amen? Tayo po ay mga kinahabagan lang ng Diyos. Amen? We are not saviors of the world. Amen? At anong sabi nyo, there will be famines. Ano yan? Kahirapan, di ba? Ito, itaas natin ito, yung verse 7. Itaas natin yung verse 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. May kagutuman talaga, may kahirapan talaga. Alam niyo, sa mundong ibabaw na ito, maraming nagugutom at maraming naghihirap talaga. Kaya sa Ministry of Passion, Love in Action natin, sa darating na anniversary, mamimigay tayo sa mga mahihirap nating kababayan. No? Marami na po tayong natulungan yan. Nung mga nakaraan, ang mga tinulungan natin, mga mismong kapatiran natin ang tinulungan natin. No? Binigyan natin ng puhunan para mabuhay. Mabuhay siya na nag-asawa ng unbeliever. Nagkaroon ng tatlong anak, hindi mabuhay ang pamilya, tinulungan natin. Tinulungan natin ng tatay na na-stroke. Yung pera natin sa Ministry of Compassion, itinulong natin. Ngayon, pag-iipon na naman tayo dahil sa darating na anniversary, tutulong tayo sa mga mahihirap. Amen? Sino rito ang mahirap? Taas ang kamay. Wala pa lang mahirap dito, tumulong tayo sa mga mahihirap. Amen? Wala mahirap dito eh. At kung tayo ay mahirap, may mas naghihirap pa sa atin. Tama? Sino rito ang nakatira sa kariton? O wala. Sino rito ang nakatira sa bangketa? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung amoy grasa, o mukhang grasa, o taong grasa, o hindi. So this coming anniversary, magbibigay tayo, tutulong tayo sa mga nangangailangan. Amen. The Ministry of Compassion, Love in Action. Taas natin. Itong verse 7. Yan. There will be famines and earthquakes in various places. Yan, salamat. Pwede mo na ipapa. Meron daw na magaganap na mga lindol sa iba't ibang lugar. Nakikinig pa ba tayo? Meron pa bang susunod na lindol pagkatapos ng Bohol at ng Cebu at other Visayan provinces? Meron pa at marami pa. Meron pa bang darating na mga gera? Meron pa. Meron pa bang darating na mga gutuman at kahirapan? Meron pa. Meron pa bang darating ng mga false prophets? Meron pa at marami pa. Maraming limilito at marami pa yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Ituloy natin yung verse 8. Verse 8. Yan, nasa na yung verse 8. Hanggang verse 14 yan eh. All these are the beginning of birth pains. Lahat lang yan ay simula ng mga pagdurusa at mga tiisin sa buhay. Amen po ba? Sino rito ang maraming tiisin dahil sa pag-ibig? Dahil sa minamahal? Sino rito ang maraming pagsubok, problema, laban ng buhay? Ang sabi ng Biblia, talagang darating ang maraming tiisin sa mundong ibabaw na ito. Kaya kung dahil sa mga tiisin, sumusuko tayo,
hindi tayo isasama ng Diyos sa rapture of the church. Hindi tayo isasama ng Diyos sa kanyang ikalawang pagbabalik. Hindi tayo papasok ng langit. Amen? Sapagkat ang sabi sa Revelation 21 verse 8, ilisan na lang ninyo. Revelation 21 verse 8. Pero kaya nyo bang i-type yun? O sige, i-type natin. Alam nyo ba na habang nabubuhay sa mundo yung babo na ito, maraming tiisin. Amen? Marami tayong nagtitiisan. Amen? Marami tayong pinapagpasensyahan. Amen? Amen po ba? Huwag mo nang sabihin kahit kanino, ibulong mo sa sarili mo, sino-sino ang mga pinagtitiisan ko. Sige. Oh. Ang dami. Ano-ano mga pinagtitiisan mo? Kung katabi mo yung mahal mo sa buhay o asawa mo, huwag mo titignan. Baka akalain niya na siya ang pinagtitiisan mo. Huwag mo titignan. Kikinig pa mo tayo. Oh. Ano-ano ang pinagtitiisan mo? Sino-sino ang pinagtitiisan mo? Sa mundo iba mo na ito, eh, marami pagtitiis. Sa paglilingkod sa buhay na ito, marami problema, pagsubok laban ng buhay. Kung ang mga tiising iyan, eh, susuko tayo, walang mangyayari. No, sige, Revelations 21 verse 8, bago natin basahin yan. Ayan, anong sabi nga noon sa Revelations 21 verse 8? Ayan, sige nga. Kaya. Sayang ang mga puti ninyo pag hindi nyo kaya yan. Totoo ba talaga yung mga puti ninyo? O nagluta tayo lang kayo? Hindi, totoo yan. Totoo. Totoo yan. Pero hindi, narinig niyo po totoo ni Sister Ibon, nagbigay siya sa akin ng cellphone. Itong cellphone kong gamit, bigay niya ito. Ayun, kaya na kayo magbibigay sa akin. Nagtingin sa akin ni Josephine. Tablet kaya ibigay niyo sa akin? Kasi may cellphone na ako, tablet naman kaya. But the cowardly, yan, yung mga duwag, yung mga ayaw maniwala, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Alam mo, sinasabi nila walang impyerno. At ang sinasabi nila yung impyerno, hindi no literal yun. Hukay lang daw yun, olibigan lang daw yun. Hindi po, ayan no? Fiery lake of burning sulfur. Hindi po hakat ang isip yan. Hindi po libingan yan, hindi hukay po yan. Ano po? Yan. But the cowardly, yan. Yung mga duwag daw, no, na tinatakasan yung mga tiisin ng buhay. Kaya yung mga nagpapakamatay, impyerno, tanon. Maliban lang sa mga nagpapakamatay na wala sa katinoan, andun pa yung grasya ng Diyos doon. Pero sa mga nagpapakamatay na nasa katinoan, impyerno ang puntanon. Automatic yun. Talon ng impyerno yun. But the cowardly, yeah. Yung mga ayaw harapin yung mga pagsubok laban ng buhay, takas at takas. At lagi kong sinasabi sa inyo, pag hinarap mo ang pagsubok ng buhay, pagkatapos ng pagsubok ng buhay, ang matinding pagpapala ang darating. Amen? Amen. The greater the trials, the greater the blessings and promotions. Amen. Kaya magandang sayings yan. Palakpakan natin ang Panginoon niyo sa buhay. Isang araw lahat ng sayings, gagawin natin booklet yan. So, naunawaan po natin. So, basahin natin ang tuloy-tuloy. Verse, anong verse tayo? Verse 9. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Now, if we persecute kayo ay, at kayo ay papatayin. If we persecute kayo ay papatayin. Mapapatay kayo. Di ba marami na patay ng mga Kristiyano? Dahil sa pag-i-evangelize, pag-ilingkod kay Kristo. Kaya ang persecution, natural yan eh. Ordinary yan. Kapag hindi ka pinipersecute, hindi ka totoong Kristiyano. Sino nakakaranas ng persecution? Lalo na nagpe-persecute ka. Lalo na nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon. Lalo na mag-anniversary, magsasakripisyo ka. No? Alam mo ba, tingin po kayo sa akin, alam mo ba ang sinabi ng Bible? Ang una mong kaaway, kasambahay mo. Kasama mo sa bahay, ang una mong kaaway. Yes! Pag nagbagong buhay ka, ang una mong kaaway, mga mahal mo sa buhay.
Pag tinanggal mo na yung mga rebulto sa tahanan ninyo, sumampangan na sa Diyos sa Espiritu, ang mga mahal mo sa buhay, ang una mong kaaway. Pag maglilingkod ka sa Diyos, pag full time ka, ang una mong kaaway, yung boyfriend mo. Tapos sabihin niya, full time ka ng full time, nasa barigay na ka, hindi tayo kapag-MP. Dito na kita madalaw. Eh kung natutong ka sa ano, madadalaw kita. Bago ako pumunta ng church, dadalawin muna kita. Text na text si Sister Yvonne. Hindi ako mamunta kasi dadalaw, dinadalaw kita. Hello, kita ka pa ba rito? Sa mga minamahal, pag ikaw ay nagbigay ng totohanan ng buhay sa Panginoon, amen? Ang una mong kalaban, mahal mo sa buhay. Pag sinabi mo sa mahal mo sa buhay, uy, nakalimutan kong ilagdag sa offering, bakit yung kaloob ko para sa Panginoon? O ihanid mo na lang yan kay Pastora Chiki. Siyempre, yung nakahawak niya, ang laki naman ito. Laki naman ito, sana pag-aamin ko na lang tupante. Hello, may tao pa ba rito? Ang una mong kalaban, kapag ikaw ay handa ng magbagong buhay at maglingkod ng mata sa paglilingkod, ang iyong mga mahal sa buhay. Amen! Pero pag hindi ka sumuko, tandaan mo ito, even I prophesy, hindi na magtatagal ng ilang araw, ilang sandali, ilang panahon, lahat ng pamilya mo, kasama mo maglilingkod sa Diyos. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin! Ngunit, may pasubali, kapag hindi mo ginawa ito, maraming mga mamatay. Hindi pa ba nagbibiro? So mamili ka, ang mga mahal mo sa buhay ay mga matay, kapati ikaw, o makasama mo sila sa mataas sa paglilingkod sa Diyos. Yes. Minsan may mga hindi dumadalo, hindi na naglilingkod, hindi na nanunundo. Anong problema? Nagkatampuhan silang mag-ina, mag-asawa, nagkatampuhan silang mag-syota. Bakit absent ka na Sunday? Kasi nagkatampuhan silang mag-syota, nagkatampuhan silang mag-anak, mag-pamilya. Dinadamay ang Panginoon, dinadala ang paglilingkod sa Diyos. So inuulit ko ulit ang prophecy ko, konting saglit na lang ang buong pamilya mo ay sama-sama dadalo at maglilingkod sa Kingdom of Jesus Fellowship. May pasubali. Kung hindi kang magpapakatibay at magpapakatatag, puntahan mo sa North Cemetery, South Cemetery, Loyola, and all kinds of memorial gardens. Thus saith the Lord. Pag merong thus saith the Lord, mabigat na yun. Ito ang sabi ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen! Eh, pag nakita ng mahal mo sa buhay na hindi ka umaalis sa pag-full time, no? Sinasabi mo na lang sa kasintahan mo, dito pa na lang ako dalawin sa Marikina o nasa Batasan. Dito pa na lang ako dalawin. Okay, open kay Pastor yan, lalo na Christian ka, matakas ang ilong mo. Sino pa ba ang gustong mapangasawa namin? Di ba yung mga naglilingkod sa Panginoon? Nakagaling kita yung Sister Ipon. Hindi, yun ang pala problema mo, magpanigaw at magpandigaw eh. Lalabas ka pa. Mamaya, kakanta ka na, hindi ko kayang tanggapin kung mawawalay ka sa akin. Eh, nasa kabaong na. Ito ka pa ako rito. Kaya, ano mo, wala nang nansun sa akin, kabuboy, wala nang nansun sa akin. Sarili yung preaching ko ito. Ito ang mahubo rito. Hindi ba kayo natutuwa? Konting saglit na lang ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ay kasama ninyo sa mataas sa pagbibigay ng buhay, mataas sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa buhay, kasama ninyo sa harian ni Kristo Jesus. Amen! Konting saglit na lang. Siyempre makikita nila ang tibay mo at tatag mo ha. Ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming laban ng buhay, hindi ka umalis sa Panginoon, hindi ka umalis sa Kingdom of Jesus Fellowship, hindi mo iniwanan ang lingkod ng Diyos. Bagamat kung magkaminsan, dadangas na siya. Ito ang mahuwa rito. Wala magagawa lahat yan, kundi mag
magsama-sama tayo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lalo na, oh, tapos kung gagayain mo si Sister Lipon, nagbigay ng cellphone, tapos binigyan mo ako ng tablet. Uri! Nasabihin ng mga mahal mo sa buhay, grabe pagmamahal mo sa lingkod ng Diyos, ha? Kaya pala, alam niyo, mga kasuotan ko yun, hindi ko binili yan. Puro bigay lang ng mga kapatiran yan. Meron ka akong tinanggap na text na naman eh. Sabi niya, naghahanda na po ako para sa Amerikanang susuotin niyo sa anniversary. Gulat ako, ikaw bibili ng Amerikanang ako? Opo, ako po. Hindi naman ako nangihingi. Amen po ba? Amen. Eh habang nakikinig dyan, nakita yung gandang lalaki ko. Sabi niya, ay, isa pa ako makakita ng pastor na guwapo, dito lang talaga yan. Ayan, tinex ako. Sabi niya, ako na po bibili ng Amerikanang niyo para sa anniversary. Amen po ba? Kalabitin mo kaya katabi po ikaw, ano ibibigay mo sa lingkod ng Diyos? At the time, many will turn away from the faith. No? At the time, many will turn away from the faith. Marami raw ay tatalikod sa pananampalataya. At sila ay will betray, no? And hate each other. No, nung una magkakampi sila, bandang huli hindi na sila magkakampi. Nag-aaway-aaway na sila at sila ay, ano ba sa gano'y yung betray? Pinagkakanulo yung bawat isa.